Magadihong repetisyon sa Korte Suprema Alliance of Concerned Teachers kung ACT Party List matapos again permahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. controversial ng Maharlika Investment Fund sa pihakipanda may pilang grupo nga maabuso raya kung mag-ubos sa pensyon at ordinaryong tao sa oras nga malugi. Sunod kay ACT Party List Representative Franz Castro sa binogsandang igakwasyon hero technicalidad version at MIF nga naging layuan agaroligarilad ang paggamit ni Ponday Pumuyo ang maghalin sa mga government banks. Pero Republic Act 11954, again, permahan ni Presidente nga nagatunyong ang suportahan economic goals at administration sa pamaagi pagpatindog at unang sovereign wealth fund at gobyerno. Pagatawan man at RA 11954, ang kapasidad ng gobyerno mag-invest sa tanan ng mga importanteng proyekto kapalit agrikultura, infrastruktura, ag iba pa. Pinag-aaralan namin ito, yung pirmadong batas ni Pangulong Marcos Jr. at kinukuha rin namin yung enrolled na bill doon sa Senado kasi magpipetition tayo sa Supreme Court kaugnay ng constitutionality nito at saka yung ginawa ng Senate no, na binago nila yung ilang provision sa bill. No? Kaya kami ay mag-aapila sa Supreme Court kaugnay doon sa una nga no, yung legalidad ng paggamit ng pondo ng mga mamamayan na nilagay dito sa MIF. Kaya talagang kukwestiyonin natin yan. Pangalawa, yung technicalidad, yung unconstitutional din, yung pagpapalit or pagre-revise ng enrolled bill. Si ACT Party List Representative Franz Castro sa aning pagpayag.